Pag brito niyo ako nang para mapulutan, ha? Ha? Oo, kuya. Sige, bilisan niyo. Oo, sandali lang. Dadali kita sa bayan, Papa. Sa paggamutan. Huli. Huling pagkakataon, Eunidis, na babanggitin sa akin ang bagay na yan. Huling pagkakataon. Alam mo naman kung gaano ko kinasuklaman ang bayan ng Mugada. Andrea! Halon! Oy, Salud, umakyat ka nga sa itaas at tingnan mo kung anong kailangan ni Eunidis. Mukha ng damit! Bibisan natin ang papa! Acho! Balito! Nandapag ka! Oh, saan kayo pupunta? Pabaya mo bumalik ang dalawa yan para mapanatan ko. Yung dalawa, tapusin niyo ginagawa niyo. Eh, kasi baka pagalita... Tapusin mo na yan! Eunidis, ang aking sinimulan, ikaw lamang maaaring magpatuloy. Ikaw lamang. Dito sa isla na ito, dito akong mamamatay. Sunugin mo aking pangkay. Hayaan mong ang abo na aking katawan umalo sa lupa. At ako'y buhay na alaalang susubaybay sa inyo. Alam, magamot ka, Papa. Bibiguin. Papa! 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 Thank you.
Akala ko babaliktad ang sinmura ko sa amoy. Sa wakas, makakaalis na rin tayo. Ayusin niyo yung mga gamit natin. At bukas, pagsikat ng araw, aalis tayo sa impyernong islang ito. Kuya Pidel, si Leonidas, papano? Bahala siya sa buhay niya. Kung gusto niya manatili dito, diiwanan natin. Total eh, nasisira na yata ulo nun tulad ni Papa eh. Di pa bayan natin mabulok dito? Ano ba ang pakialam natin? Oh, ano inito yun dyan? Handa niyo na yung mga kagabita natin. Sige na! Sige na! Dito, maharang ka tayo. Oh, tulungan niyo ito. Bilisan niyo. Oh, pero, yung motor, pantarin mo na. Sige na. Macho, huwag ito. Ang bagal-bagal eh. Walang sino mong makakaalis ng isla. Pipigilan mo kami? Oo. Sapagkat yan ang habili ng ating ama. Katarantaduhan yan gustong mangyari, Leonidas. Alam mo kung gaano namin kinsusukulman ang lugar na ito. Huwag mo kami pakialaman. Para hindi ka masaktan. Huwag niyo akong pilitin. Ilumin mo! Thank you.
Dito sa islang ito, huling magsisimula ang angkan ng mga 7 reales. At kayo mga anak ko, ang magiging katulong ko upang mawala ang batik ng kasama ng ating mga ninyo sa ating pangalan. Na ako ng idolo. Kung pala rito. Ito ang pamamalo ko sa kanyang ulo. Parang malasing. Sigurin nyo lang sa akin tatama ang pamalo niya. Kundi, kayo sasamayin sa akin. Tulong na kayo. Kayo, Kuya Fidel at Sotero, tumuloy na kayo sa dalampasiga para sumala ng ginto. Kayo, Andrea, pitasyen lahat ng hinog ng buwang kahoy para pagdating ng mga Ismael. Marami tayong kalakal na may bibenta sa kanya. Kayong dalawa, isog ang bakat kambing. Oh, ano pang hinihintay nyo? Narinig nyo na sinabi ng bagong ama natin eh. Ayaw nyo pa sumunod. Sige, magsigilos na kayo. Baka magalit pa yun eh. Anong gawin sa atin? Buso yan, ano? O, bahala. May araw sa atin yan. Tira. Dali. Kuya, baka nagugutom ka na.
Gusto mo ipaghain na kita? Huwag na. Pagod ako eh. Gusto ko na magpahinga. Sino ang naglagay ng ahas na ito? Sa aking ika. Sino? Kayo ba, Andrea Salud? Kuya, hindi naman ako eh. Ba, lalo namang hindi ako, takot ako sa ahas. Ba, hindi din kami ni Pancho. Tama si Tenong! Siya talaga! Siya may pakana! Kaya tabi yan eh! Bantay ka mabuti dyan, ha? Baka mahuli tayo ni Kuya Leonides. Kuya Juanito, dali-dalian mo dyan. Kinakabahan ako, eh. Oo, sandali na lang to. Sana'y huwag mabigusin ni Comedes sa kanyang pangarap para sa islang ito. Kaya nga ako pinipilit kong tuparin ng habilin niya. Kaya lang, ang nagiging problema ko ng aking mga kapatid. Aba, huwag kang panghihina na loob. Pagtiyagaan mo silang himukin na manatili rito. Sapagkat ang islang ito'y mayaman sa ginto at sa lahat ng bagay na kailangan ng tao. Sisikapin ko. Bilis! Pero, pag nalansin natin si Minides, tumbang kanto, sasakyan natin para magtakas. Pero pag nabas, aminin mo na lang. Ano ang sinasabi ko eh, kagado sa aas eh. Kami, matapit eh.
Ang ibig mo sabihin, attorney, malaki na ang nalulugi sa atin? Malaki na ho, Don Bermudo. At sa isang buwan, kailangan bayaran natin ang interest ng pagkakautang natin kay Don Quirino. At kung hindi, baka mailit ang asyendang isinanla natin sa kanya. Ang pinagbibili kong lupa sa kahan, anong sabi niya? Hinahanap niya ang lakda ng kapatid ninyong si Nicomedes. Patay na yon, pati ng kanyang mga anak. Nalunod sila sa dagat, kinain ng pating. Kung natitiyak natin ganun nga nangyari, walang tayong problema. Anong klaseng abogado ka? Napakalit na bagay, hindi mo magawa ng paraan. Kung sakaling buhay man si Nicomedes, hindi maghahabol yun. Kaharap ka nung mangako, wala siyang interes sa kayamanan ng 7 reales. Kuya Pidel, si Leonidas, wala sa kwarta. Napapansin ko nga eh. Pag dumadating ang gabi, nawawala siya dyan eh. Tataka ko, hindi ko nga malam kung saan pumupunta eh. Tara, hanapin natin sa paligid-ligid. Ikaw lang. Alip ko na. Sama mo na ako. Alam mo namang, pagkasama kita eh, tumatapang ako. Dali eh. Okay. Sa buhay namin eh. Masyado ka sipsip. Kuya, mag-iingat ka. Baka gawin kang pulutan ni Kuya Pidel. Pulutan! Dira ko! Dira ko! Hey! Saan pupunta? Ayun, baka maligno. Isang maligno lang alam ko rito. Si Leonidas. Balik sa bahay! Naku, sinabi ko na si Leonidas ka. Dali ka, baka magulpi na naman tayo. Sila ng hayop gubat. Dito na gagaling. Halika, punta natin. Halika. Dali. Oh, ikaw naman dito. Ginama na naman sa edad eh. Mababa ka dyan. Tingnan mo nga. Unti-unti lumulubog yung kambing natin. Kumunoy yan eh. Ulol. Kumunoy ba yan? Ano sa tingin mo? Bayaan mo na siya rin. Ha? Halika! Sige! Ngayon ko sumigaw!
Sumigaw! Sumigaw ka ng malakas! Namalini ka na sa tagapagtagol mo! Sige pa! Sige na! Sumigaw pa! Kuya Junita! Abutan ng pagkakaroon sa pala! Kuya! Kuya Fidel! Kuya Yunides! Tulungan mo ako! Ano ang tagatayo mo dyan? Baba! Ngayon ka mapapalaban ang uso sa akin! Baka gusto mo itong tulungin ko! Alam ko iniisip mo, Kuya Fidel. Hindi mo ako maloloko sa gubat na ito. Mag-isa kang mamatay sa patibong mo. Ines! Ines! Tulungan mo ko! Kuya! Kuya Yunides, sandali lang! Ines! Huwag mo ako pabaya dito! Kailang ulit niya akong pinagtangka. Hindi ko na magagawang magpatawad. Tulungan mo ko! Tulungan mo ko! Tulungan! Tulungan! Kumakang baking! Baking! Kumakang baking! Baking! Tulungan! Lumulubog na ako! Lumulubog na ako! Kumakang paraan! Tulungan! Kumakang baking! Baking! Kumakang baking! Kapag nahulog ka dyan, kasama kanyang mamamatay. Salud! Tulungan mo ko! Baking! Natatakot ko eh! Huwag ka maniwala sa kanya! Sinungaling yun eh! Sinungaling si Mojo! Tulungan mo ko! Ayaw ko! Malulunod ako! Hindi! Tulungan niya ka! Ayaw ko, kuya! Malulunod ako! Matatapos na ba yung kuya Juanito? Oo. Kaya takpang mabuti yan. Baka makita tayo ni Kuya Leonides. Masasayang ang pinaghirapan natin. Abaan yun? Thank you.
Naririnig yung naririnig ko. Kumo! Si Kuya Leonidas yun ah. Oo nga, si Leonidas yung umuubo. Ang magiting na 7 reales? May sakit? Tingnan mo, tunog! Parang bubong simenteryo na! Kaya-kaya natin bugbugin ngayon yun! Si Leonidas ka ako? Oh. Patuloy niyo ang ginagawa niyo kahapon. Apoy ka ng lagnat, Kuya Leonidas. Ito na ang pinakahihintay natin pagkakataon. Kunin natin lahat ang pera sa baul. Alis tayo. Iiwan natin si Kuya Leonidas? Oo! Ikumayin sumama, di magpaiwag ka. Sasama ako. Ba, mas lalo na ako. Matagal ko nang gustong umalis dito. Saan tayo sasakay? Ako ang bahala. Sige, bilisan nyo. Inumin mong gamot na to, Kuya Leonidas. Iiwan ko tong gamot na to sa tabi mo, Kuya Leonidas. Iinumin mo to tuwing katlong oras, ha? Kung kailangan mo ng tubig na mainit, puno ang termos. Bakit, Salot? Saan ka pupunta? Magpagaling ka, ha? Aalis ka. Iwanan niyo ako. Patawarin mo ako, Kuya. Patawarin mo ako. Hindi ka makakaalis. Walang makakaalis ng isla ito! Oh, ilayin ng konti dyan. Diba? Oh, diba? Konti pa! Oh, dali. Itigay na ka. Ang gamit natin kuluhan nito. Dali! Kanyo! Yung mga balutan. Ay na, Pancho. Andrea, si Salud, asan? Susunod na raw siya, Kuya. Oh, ayun siya. Sotero, ayusin mo yung mga lubid, yung pagkakatali. Dali ka! Ano ba, pangkatagal-tagal mo? Oh,
Salud. Nagbalik ka. Huwag ka muna bumangon, baka makasama sa'yo. Natagpuan ka namin sa baybay dagat na walang balay. Siya nga pala. Siya ang anak ko, si Paula. Ano nangyari, Leonidas? Nasaan ang iyong mga kapatid? Iniwan na nila akong mga Ismael. Iniwan? Bakit? Saan sila nagpunta? Hindi, bale. Saka mo na sabihin sa akin ang nangyari. Paula, painumin mo na si Leonidas ng gamot. Habang ganyan ang kalagayan mo, dito na muna kami magama. Para may mag-asikaso sir, may mag-alaga ng inyong mga hayop at pananim. Namatay na pala ang inyong ama. Yung si Leonidas, sa naroon? Nagpaiwan siya, Chubermudo. Katulad ni Papa, wala na siyang kabalak-balak pang bumalik dito sa Mongkada. Nagpaiwan? Bueno, yayamang ako na lang natitirin yung kamag-anak. Kayo tinatanggap ko rito kung ipapangako niyo sa akin na kayo'y magiging masunurin. Ano ang ibig niyo sabihin, Tio Bermudo? Lalagda kayo sa isang kasulatan. Nagpapatunay na ako bilang pinakamatanda sa angka ng 7 reales
ang may karapatan sa pag-aaring iniwan ng ating mga ninuno. At pinangangako ko, kung ako'y mamatay na, kayo ang aking magiging tagapagmana. Bah! Hindi kami makapapayag sa sinasabi mo, Chubermudo. Nagbalik kami rito. Para hingin ang bahagi ng kayamanang narapat para sa aming ama. Huwag kang magtaas ng boses sa akin, Fidel, ha? Huwag mong tularan ang kabarambaduhan ng iyong ama. Tama si Kuya Fidel, Chubermudo. Kami nasa tunggo lang na. Kaya dapat ibigay sa amin ang karapatan sa mga pag-aaring tinalikuran ng aming ama. Narinig mo ang aking sinabi. Walang 7 realis na bumabawi ng kanyang salita. Dahil sa katigas ang ipinakita ninyo sa akin, ituturing ko kayong parang ibang tao. At ang tanging pabor na magagawa ko sa inyo, tanggapin kayo bilang aking mga katulong. Ano? Katulong? Hindi kami makapapayag niyan. Bakit? Mukha ba kaming katulong? Hindi ko kayo pinipilit. Makakalis na yung ayaw pumayag sa akin sinabi. Yung may gusto, may iwan. Narinig niyo ang sinabi ni Chubermudo. Ano ang pasya niyo? Ayoko nga. Ayokong matawag na katulong. Hindi ganitong uri ng buhay ang binalikan ko rito. Sa ganda kong ito, gagawin ako alila. Huwag na lang. O ikaw, Salud. Kayong dalawa. Ano ang binabalak niyo? May iwan ako dito. Aalis na lang ako. Pag hindi na ako makakatagal. Sasamahan ko si Ate Salud. Ako rin, Kuya. Leonides? Ah, ikaw pala, Paula. Ba't ka narito? Ano ang iniisip mo? Wala. Marami salamat nga pala sa'yo, Paula. Nang dahil sa akin, pati pag-aaral mo nasisira. Wala kang alalahanin sa akin, Leonides. Bakasyon namin ngayon. Magulong bayan ng Moncada. Sawa na ako sa ingay. Gusto kong katahimikan ng islang ito. Ibang-iba ka sa akin, mga kapatid. Sa kanila. Impyerno ang lugar nito. Leonides, bakit mo inaaksaya ang buhay mo sa kanila na tumatanggi sa isang pagbabago?
Kung talagang hangad mo na magkaroon ng bagong anyo ang inyong angkan, ay magagawa mo kahit sila'y wala. Ano ibig mong sabihin? Mag-asawa ka. Sa iyong magiging pamilya, masusunod ang gusto mo para sa angkan ng mga 7 reales. Hindi para sa akin sarili ang aking angkan. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa aking ama. Para sa isang angkan. At sa isang isla. Yunides, kung may maitutulong ako para sa iyo, gusto kong maging bahagi ng iyong mga pangarap. Ibig ko lang malaman mo, Bermudo, na malapit na ang taning upang mabayaran mo ang pagkakautang mo sa akin. Nalalaman ko ho yun. Kaya labang, humihingi ako sa inyo ng konti pang panahon upang ako'y makabayad. Maganda ang batang yun. Ah, siya ang bago kong katulong. Si Salud. Hindi sa bagay na maging isang alila. Ang kanyang kagandahan ay pang-alta sa syudad. Yunides? Yunides? Bakit ho? Si Salud, nagbalik. Naging malupit sa amin si Tio Bermudo. At ang hindi ko matatanggap ay ang ipakasal niya ako sa matandang Don Quirino. Bakit naman gusto kanya ipakasal dun sa sinasabi mong Don Quirino? Mayaman ang matandang yon. At marahil, hangad ni Tio Bermudo ang kanyang salapi. Kaya't akong ginamit niyang kasangkapan. Hanggang sa naisipan naming tumakas sa tulong ni Flavio. Sige na, Salud. Paano ka? Susunod na kami ng mga kapatid mo pag nagkaroon ng magandang pagkakataon. Sige na.
Huwag ka na lang muna, hanggang sa makalayo ka, para hindi ka marinig ng gwardiya. Babiang, sinasakay ng bangka na yun. Si Salud, asan? Buldo! Salud! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sige! Ano ba? Dahin yan! Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo kami! Kasakiman ni Chober mo doon dahilan. Kaya iniwanan ng ating ama. Ang bayan ng Mungkada. Kuya, ibalik mo sila rito. Tulungan mo sila. Si Kuya Fidel, si Sotero, at si Andrea. Nasaan sila? Pasensya na kayo. Pasensya na. Mia, may pinipig ka. Kaya pala ako natatalo, Kuya Fidel. Ikaw ang malas eh. Tarantado ka! Kung yung pinatatalo mo sa sugal, ginagastos mo sa alak, masaya ka na. Mapintog pa mong suno. Kung gusto magsunog ng baga, huwag mo na ako itaman! Oh, lumalaman ka? Gusto mong basagin ko itong bote sa mukha mo? Jesus! Mahal mo ka? Iba naman ang bisyo natin eh! Sa akin, sugal sa'yo, Tomo eh! Migil ka! Oh, huwag mong pakilaman yan! Tigilan! Sumusobra ka na, Pidel, ha? Sumusobra ka na! Anong baka na ba, ha? Marari! Kayo! Ilabasin ito! Ilabasin! Sige! Damunan ka! May araw-araw sa akin! Tawad niyo ko sabi! Sige! Bitawad niyo ako! Tapon sa labas ang ulo na yan! Sige!
Demonyo yung kapatid mo yung Andrea. Malulugi negosyo ko. Magpasensya mo na si Kuya Fidel Digos. Lasing lang yun. Kung hindi lang nga sa'yo eh. Pag-google ko sa mga bata ko yan. Salamat. Alam ko namang hindi mo kami pababayaan eh. Basta ikaw, Andrea. Walang hindi. May bangong salta. Hoy! Sandali lang. Saan lupalop ka galing? At ganyan ang ayos mo? Pare, binastos ka. Ano pang ginagawa nyo? Tirahin nyo! Hindi ka ba mabalas sandali? Alam kong nagmamadali ka sa iyong pupuntahan. Kaya lang, gusto ko magpainit eh. Mesh, ba't tayo dumagtog? Ano ba nangyari dito? Pasensya na ho kayo, mister. Baka naipit lang ho yung pera ninyo. Naipit? Baka lang po ako naipit. E mamahal yung pera inulog mo rito. Naipit din? Papalitan na lang ho namin. Dapat? Kung hindi, may sabihing maganda kang babae. Papadami yan. Miss, sambate. Eh, hindi na nga ho pwede. Katunayan nga ho, natutulog na itong mga kasama ko. Magsasara na ho kami. Wala akong pangalam. Basta sambate pa. Magsara kayo. Wala akong pangalam. Basta bigyan pa ako sambate pa. Hindi na nga ho pwede. Mag-uumaga na eh. Tulog. Kaya hindi yung masenso, itong tindahan nyo eh. Ayan,
Sumama ka sa akin, Kuya Bedel. Bidin mo ako ni Des. Bakit ako sasama sa'yo? Anong gagawin ko doon? Ayaw kong patahimikin ang kaluluwa ng ating ama. Hanggat hindi ko ay nababalik sa isla. Bago mo akong masama? Mahal ka yan! Duwero! Animal ka, Unides. Animal ka! Hindi ako ako yung pare yung kadena mo! Hindi! Tao ko! Tao! Hindi kita pakakawala. Hanggat hindi mo naiisip kung bakit gusto ng ating amang manatili tayo rito. Wala kang karapatan na bulukin kami rito. Ito ang tandaan mo, Unides. Kapag nakawala ako dito, ito mismo ang kadena itong ipupulubot ko sa leg mo! Tandaan mo yan! Leonides? Kailangan bang ganun ang gawin mo kay Fidel para siya magbago? Ginawa ko minsan ang pangalagaan siya na may paggalang. Pero lalo siya nagpakasama. Sa isang biktima ng kasamaan, ang kabutihan ay lason, lalo na't sa biglang paraan. Leonides, ipakain mo sa kanyang kabutihan na unti-unti. Sa isang taong lunod na ang utak sa alak, wala nang halaga sa kanyang pagmamalasakit. Matigas ang kanyang ulo. Bakal ko siyang palalambutin sa init ng araw. Excuse me, ha? Sotero, mukhang magandang kapalaran yata ang napapasayo ngayong gabi. Maupo ka sa tabi ko, para lalo akong swerte. Waiter! Isang upuan para sa magandang dalaga. Hindi kaya masayang paghihintay ko sa'yo? Hindi pwede. Baka mamaya makalimutan mo na ako. Hindi mangyayari yun. Kasama ka sa panalo ko ngayong gabi. Labas tayo mamaya. Bigyan mo pa ako ng isang steak, ha? Opo, sir. Ikaw, anong gusto mo? Chicken sandwich. At saka isang chicken sandwich. Sandali lang, sir. Oh, cut! Ha? Sama ka sa akin, Sotero. Hindi ako nun para sumama sa'yo. Ano gagawin ko nun? Sa ayaw at sa gusto mo, ibabalik kita sa isla. Tara.
Pabayaan mo na siya, Sotero. Araw niya ngayon. Pag dumating naman ang oras natin, tayo naman ang mag-aagi sa kanya sa apoy. Dito, hindi tinatanggap ang salaping galing sa sugal. Lalo na sa Pandaraya. May gawak pala talaga utak mo eh. Sa panahon ngayon, may tao bang hindi nagangat ng salapi para sa kanyang sarili? Meron. Ako. Wala akong hinangat, kundi ang kabutihan nyo. Tayo mga Siete Reales. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng Siete Reales? Ha? Pitong pera! Walang halaga, walang saysay! Kaya kung hindi tayo maghahangad na yumaman, tayo ang Siete Reales na tinatapakan. Siete Reales. Tulad din kayo ni Cho Bermudo. Sagim sa yaman, sapagkat gusto kong magiba kapangyarihan. Tulad niya! Oo. Si Cho Bermudo ay masalapi. Pero ano siya? Sa paningin ng ating ama. Mumurahin! Ni isang pera hindi niya katumbas. At siya na tinatakasan natin. Kaya nandito tayo sa isla. Mag-isa mo lang muna yung prinsipyong pinakaisa ni Papa. Hindi mo ako mabibigil dito. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, tatakasan kita! Gawin mo, Sotero. At paulit-ulit kitang ibabalik dito. Uubarin ko ang kasama minana mo sa ating mga ninuno. Kahit talupan ko pa ang iyong kaluluwa. Lalo kang masasaktan, Andrea. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Ayib ka! Kung sawa ka na sa katawan ko, huwag mo ako ipasa sa mga demonyo mong parokyano! Huwag ka nang tumangki. Mas malaking pera ang kapalit kapag sumunod ka sa pinagagawa ko sa'yo. Patayin mo na ako, Digos. Sapagkat wala kang mapapala sa akin. Kung ginusto kong magpakasama, sana noong pa! Kilala kita, Andrea. Huwag ka namang malinis. Oo. Pero kung sa bahay aliwan mo man ako nakuha, alam mo ikaw lamang ang tanging lalaki sumira sa akin kinabukasan. Nagmamataray ka pa. Susunod ka ba, hindi? Hindi! Hindi ako makapapayag! Matigas ka, ha? Malalamog ka sa akin ngayon! Matigas ka! Matigas ka talaga, ha? Ano ba yung kangabugan doon sa taas? O ikaw naman, hindi ka nasalay doon sa dalawa. Tumira ka na! Binubugbog ng gusto ni Tigo si Andrea. Mas mabuti pa pumunta kayo sa likod ng mga tiyak tayong wala nakapasok. Ha?
ako sa impyernong ito. Ibalik mo na ako sa isla. Ayoko na rito. Hanapin ko si Pancho Juanito. Sige na, Andrea. Yunides, pag-ingat ka, ha? Natin sila lasin para makatakas. Pero bago natin sila iwan, dudrugin ko muna ang babaeng yan. Lalanghapin ko muna ang kanyang kabanguan para makaganti naman ako sa hayop ni Leonidas na yan. Ba, pareho pala tayo ng iniisip. Alam ba, ganadong ganado ako sa kanya. Alam ba, pag nakikita kong babaeng yan, ang tingin ko sa kanya, alak. Yung bang alak na habang tumatagal sa bote. Lalo sumasarap. Matamis. Parang bagong bara. Makinis. Masarap balasahin. At bulat-lat din. Bermudo, si Salud lamang ang tanging babaeng napag-ukulan ko ng pansin. Buhat ng mamatay ang aking may bahay. Isang malaking kayamanan ang mapapasa kamay mo. Sa sandaling, mapakatalsakin ang iyong pamangkin. Kaya pilitin mo lang na maibalik dito ang batang yan. Huwag mainip dong, Quirino. Hindi na magtatagal, magsasalita ang kanyang mga kapatid. Sasabihin sa atin kung saan maring matagpuan si Salud. Madaliin mo lang, Bermudo. Sapagkat ako'y hindi sanay maghintay na matagal. Maasahan ninyo, uminom tayo sa inyong kaligayahan.
Bermudo, inaasahan ko ang pangako mo sa akin. Ah, huwag kayong mag-alala sapagkat... Huwag! Kilala ko lalaking yun. Si Leonidas. Sa likod para mas madali. Buldo, ihanda natin mga tauhan. Susundan natin sila. Tiyak na matatagpo natin kung saan natin si Salud. Isama mo na rin ang mga tauhan ko, Bermudo. Dun! Sarado. Kinakailangan, mamaya pagkatapos ng trabaho natin dito, iinom ako ng marami. Tagal na akong di umiinom. Saka naman inom, pare. Kahit siya? Tama mo naman. Kayong lahat kasama ko. Kaya natin makalayo. Saka natin sundan. Nagustuhan ba ninyong ulam natin? Pagkasarap-sarap ng pagkakaluto ng tapang ito. Ang linam-nam. Alam mo, napakaswerte ni Leonidas kung si Paula ang mapapangasawa. Tingnan mo, tipo. Ha? Maganda na. Masarap pa magluto. Siyempre. At kung si Paula ang makakasama ko dito sa islang ito, sasabihin siyong katotohanan. Hindi ko na nanaisin pa kumalis dito. Ako rin! Dito ako na rin ako mamamatay. Dito na ako mabuburo. Tama na nga yung pambobola nyo. O sige, kung tapos na kayong kumain, dilipitin ko na yung pinagkanan nyo. At hayaan nyo mamaya, lalong masarap ang lulutuin kong ulam para sa inyo. Tawan niyo si Paula! Sumunod kayo sa akin, Fidel, Sotero, bitawan niyo si Paula! Kung hindi, hindi ako mangingiming patayin kayo! May sumusunod sa akin!
Mauna na kayo sa bahay. Sabihin mo magsipaganda sa paglaban. Pasamantala, ililigaw ko sila. Sige na! Sumunod kayo sa akin! Iba dito. Doon yung iba. Tayo, sa kabila. Sotero, nasa panganib tayo. Ilang sandali pa'y narito ng pangkat ng inyong kumain, si Bermudo. Ngayon, anong nasa isip niyo? Iniisip namin, ang pinakamagandang magagawa niyo, pakawalan niyo kami! Pakawalan niyo kami! Tutulong pa kami sa paglaban! Siya nga naman, Mang Ismael. Malaking galit namin kay Bermudo. Ibig namin gumanti. Sana naman walang bahid ng kataksilan ang sinasabi niyo, gaya ng ginawa niyo sa akin. Wala, Paula. Nangangako kami. Wala kayong pagpipilian, kundi sumugal sa amin. Kami lang ang makakatulong sa inyo. Nasaan sila? Mga ilang sandali pa't darating na sila rito. At alam kong tayong sisalud lamang kailangan nila. Kuya, kung para sa kaligtasan nating lahat, pwede kong isakripisyo ang aking sarili. Hindi kita ibibigay sa kanila. Mamamatay na tayo lahat. Ikaw, Flavio. Magbantay ka ron. Kayo, tuloy niyo na ang ginagawa niyo. Eunides, handa kami ni Itay. Karamay mo kami sa anumang mangyayari. Itong mga kapatid mo, handa rin daw sila lumaban. Eunides, makatutulong kami ng Sotero. Ibibigay ko sa inyo ang aking pagtitiwala. Kung ito na magiging katapusan natin, sana'y magkaroon man lamang ng halaga ang iyong buhay. Din. Pabayaan mo na sila! Dali! Paalala kayo sa buhay niyo! Kuya Eunides!
Dumarating na sila! Magpasok kayo sa loob! Julines! Julines! Ang kailangan lang namin si Salud. Bigay mo siya sa akin, walang mangyayari sa inyo. Ano, Leonides? Ano ang sagot mo? Sige, durugin sa balang bahay niyan. Kinalalagyan nila. Tara. Papalubog na rin lamang araw. Mabuti pa magpagabi na tayo bago tayo lumusog. Maghanda ka ng sulo. Kailangan sunugin ang kubong yun. At huwag natin pabayaan na may makalabas ng buhay sa islang ito. Mito sila ng papapaputo. May binabalak silang gabi. Aalis ang mukada. Mapangalab ang iniisip niyo. Isa pa. Malayo mong kada. Makakatulong ang dilim ng gabi. Maaring hindi nila ako mapansin. Itay, tama si Leonides. Isang kapahamakan ang iniisip niyo. Hindi natin maaring hintayin ang kamatayan dito. Malaki ang pag-asa natin makaligtas kapag ako'y nakatakas. Oh, iwanan ko na sa ito. Baka makatulong. Itay, may awa ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Mag-iingat ko kayo. Thank you.
Ibigay ko sa'yo ang pagkakataong mabuhay ka. Ngunit sinayang mo. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Bakit kami bumalik? Sinabi ko sa iyong, ang kapatid kailanman ay kapatid. At ang dugong tumatakbo sa iyo at sa aking ugat ay isa. Ang dugo ng Siete Reales.
Kapatid ka namin. Hindi ka na maaaring pabayaan. Tawarin mo kami. Huwag mong pababayaan ang isla. Damdamin ang pagkabigo ng iyong mga pangarap para sa iyong mga kapatid. Ang kamatayan nila at ni Itay ay kalooban ng Diyos. Hindi, Paula. Hindi ako nabigo. Isinuko nilang kalang pagkakamali at ang kagustuhan na aking amang manatili rito ang siyang naganap, aming mga 7 reales.